kami talaga mag-travel. Grabe. Hi everyone, I'm Chef Mom Rosebud. Welcome to my channel. Inabutan niyo pa akong tumitingin sa aming mga family travel photos because, you know, lahat tayo ngayong taon na to, hindi tayo nakapag-travel, we didn't get to go out of the country, kahit nga within the Philippines, hindi tayo nakatravel. And one thing that I like about traveling is, not only do I get to visit yung mga favorite na mga tourist spots namin, pero at the same time, matikman natin yung pagkain ng lugar na pinupuntahan natin. You know, food always helps me to reminisce about my favorite travel destinations. So for today, gagawa na lang ako ng isang side dish that will complement my newfound favorite chicken in asal. Tara, luto na tayo! Ayan, nandito na tayo sa kusina. Katulad nga ng sinabi ko kanina dun sa aking intro, diba? Gagawa na lang ako ng aking side dish which will complement my newfound favorite chicken in asal. So for today, gagawa ko ng ating kansi soup. At meron din tayong special bonus ang aking lato salad or ensaladang lato. So let's start. First thing that I need to do, painitin na muna natin ang ating pot. And I have here, so I'm using annatto oil for this dish. Ang annatto oil, it's just annatto seeds na medyo paiinitin nyo together with the oil. So yung annatto is atsuete. This is actually an Ilonggo dish. Ang kansi, if you're not familiar with it, it's parang a cross between bulalo and sinigang. So, because we're using beef shanks, tapos medyo maasim-asim siya. Sa yung mga Ilonggo usually ang ginagamit nila na souring agent is batuan. But if you can't find batuan, pwede naman tayong gumamit ng kamyas, pwede rin namang sinigang. So, panoorin niyo to. Let me now add in our annatto oil. And then we add in our garlic. Okay. Okay, so okay na yung ating garlic. Let me now get our beef shank. So ito yung ating beef shank. Ayan o, yung pang bulalo. Ganito nakikita nyo pag kumakain kayo ng bulalo, di ba? So let's just place it in our pot. And we're just gonna sear this. Up. Here. So just let it sear for around 30 seconds, and then you move it to the other side. Okay, now we add in our water. So, kailangan lang na masubmerge natin yung ating meat. There. So, hintayin lang natin itong kumulo. Takpan muna natin, and we'll wait for this to boil. Ayan, so after a couple of minutes, makikita natin kumukulo na siya. Ayan, it's already boiling. So we could add in the rest of our ingredients. So I have here white onions, quartered lang yan. Lagyan na natin dyan lahat. Ang ating kamatis. There. I also have here ang ating beef cubes. Optional na yan. Kung ayaw nyo ilagyan, pwede rin. At meron tayo dito ngayong lemongrass. So, pitpitin lang natin yung lemongrass. Yan, with the back of your knife. And just place it there. So, submerge lang natin dun sa ating broth. So, para talagang submerged yung ating meat, just add water when necessary. And then let's add here our jackfruit or langka. Yan. Mix lang natin lahat. This will take around 1 hour and 30 minutes to 2 hours to cook. Para lumambot at talagang maging masarap ang ating kansi. Okay, now I'll add in our siling pangsigang. So let's add around 2 pieces.
Completing na lang mamaya to. Okay, submerge lang natin. And then we also add our souring ingredient. Kanina nga binanggit ko, di ba? Sa yung mga ilonggo, they usually use batuan. Pero pwede rin naman ang kamyas. So, let's use kamyas. So, we just slice it. Ayan, slice na natin siya sa gitna para lumabas na yung kanyang katas at juice para talaga maging maasim ang ating kansi. Okay. There you go. At lagyan rin natin ng sinigang mix para talagang sigurado tayong maasim siya. So just mix it all there. Siyempre pagka mga Pinoy cuisine or Pinoy dishes, ang ginagamit natin na pampalasa instead of salt ay fish sauce or patis. So lagyan na natin ng patis. So lagyan lang natin ng mga around 1 tablespoon and then later on, we'll taste it again para malaman natin kung okay na ba yung lasa. So this is good. Let me just cover our pot and we'll let this cook for around 1 hour, 30 minutes to 2 hours. Pag malambot na yung karne, then this will be good. Balikan natin to. Okay, so habang hinihintay pa natin na lumambot yung ating kansi, gawa muna ako ng aking lato salad or insaladang lato. So, let me just get, okay, a fork. Ito yung ating lato. Ito yung ating seaweed. So, some people call this parang sea grapes kasi nga mukha siyang grapes if you look at it. So, you just rinse this before you're gonna use it. Don't rinse it mga hours before kasi mangyayari, malulusaw siya. So, this is very simple actually. I have here vinegar. Let's just put it in a bowl. Our red onions. So, just put everything in a bowl. Our tomatoes. We have our salt. So, I'm using rock salt. Sugar. Okay. And our pepper. So, everything na kailangan nyo, just mix it in a bowl. So, parang this is our vinaigrette. And then, we toss in our lato. So, just toss it here and mix everything. Ayan. And we will just let this stand for around 10 minutes before we could enjoy it. Okay, so now let's check our kansi. Ang ganda na ng pagka-boil niya. Let's check. Ayun, ako. Malambot na yung ating beef. Medyo nagpo-fall off the bone, which is what we like. Okay, like I said earlier, yung ating siling labuyo. Tatlong nilagay ko kasi gusto ko na medyo maanghang na maasim. So, ready na to? Let me just plate it and show it to all of you. Ayan! So, ito na nga aking newfound favorite, ang Mang Inasal Chicken! Ayan! Perfect na perfect with my kansi soup and lato salad. Let's plate it. There you go. Ang laki at ang bango. Look at that. Yum, yum. There you go. Nako, excited na akong kumain. And of course, meron din tayong mga ibang food items from Mang Inasal. Meron tayo ditong bango sisig, pork barbecue, ang ating pork sisig, pansit palabok, at ang Mang Inasal halo-halo. O, di ba? Parang fiesta lang! Nako, kain na tayo. Sarap kumain dito. Nakakatakam. Ayan, so tapos na ang aking episode for today. I hope that you enjoyed watching today's video. Kayo ba, na-miss na rin ba mag-travel? If you do, share nyo naman yan sa comment section below along with your favorite Mang Inasal food items. By the way, to get more updates, you could actually like the Mang Inasal Facebook page and also join the Viber community. At kung natakam kayo sa episode na to, you could order all of these Mang Inasal food items via GrabFood, LalaFood, FoodPanda, at pati na rin sa Facebook Messenger ng Mang Inasal. Kain na tayo! See you again next time! Sarap!